Closed doors, I'm a fool for your love. Yun, kamusta mga tropang kamote? Ayan, panibagong episode na naman po ang ating papakita ngayong araw. So ito ay ang sinigang na isda. So, huwag na nating patagalin pa. O, bago ang lahat, kung bago ka sa channel ko, subscribe mo. Ayan, subscribe mo ang aking channel at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang video na to. So, huwag nating patagalin pa. Papakita ko lang sa inyo ang ating mga ingredients na gagamitin. So, bye! So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So, ito yung isda. So, ito yung isda. Ayan. Nakikita nyo, magkaiba yan. Ere, bigay lamang sa akin. Ito. Pero itong dalawa, binili ko, ere. Pero dalawang peraso lang sinapa ko na dyan. So, ayan yung isda. So, meron din tayong kamatis. Ayan. So, saka meron tayong sinintanga. Ayan. Tapos, meron tayong mantika. Tapos, ere, ay meron din tayong sibuyas. Meron din tayong luya. At gagamit din tayo ng pampaasin. Ito yun. So, at saka ere. So, pangkong. So, ito na po yung gagamitin natin lahat. Ayan. At depende sa inyo. Kung dagdagan nyo pa ng ingredients sa ibang gulay, wala po problema. Ito lang po kasi yung aking nakayanan. So, tara huwag natin patagalin. So, umpisahan pa na po natin yung pagluluto ng sinigang na isda. At gagamit din tayo ng tubig rin pang sabaw natin. So, ayan. So, meron tayo ditong cooking pot or lutuan. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng mantika. So, papainitin lang natin yung ating mantika. Igigisa natin ang ating sibuyas. Sibuyas, pwede natin ilagay yung ating luya. Pagsasamahin natin sila, igigisa lang natin. Gagawin lang natin ng konti para hindi masyadong mapuhol. So, isa lang po natin. Medyo may katagalan po pag-isa na ito. Kaya natin medyo maluto yung ating kamatis. Ayan. Dugdugin mo natin yung ating kamati. So, depende po sa style nyo, no? May mga nilaga po, ay sinigang na, no? Nilaga, sinigang na diretso sa tubig. Yung iba hindi ginigisa. Pero sa aking, ano, style, so ginigisa ko muna siya.
So ano po, ayan po. So okay na, lagyan natin ng tubig. So pakuluan po natin muna ng ilang mga 2 cups, pwede na to. Ayan po muna natin kumulo. Kaya natin kumulo. Ayan, nakita nyo po, kumukulo na yung ating sabaw. So, pwede nating ilagay yung ating isda. So, ayan. Sama natin dyan. Ayan, angkop sa inyong panlasa po. So, ayan. Ayan po na kasi. Isda. Pero huwag po natin masyadong pakakuluan kasi baka madurog yun naman yung ating isda. So, tayo lang tayo ng mga ilang minuto. Talabaw na natin. Ayan. So, pwede na po ito. I-check na natin ang ating yun. Ang bango. Ayos, ang sarap. Nakikita nyo? Wow. Sa puntong ito guys, pwede natin ilagay yung ating gulay. So yun, buburan natin ang ating kangkong. Lagyan natin ang ating kangkong. So, na po guys ang ating sinigang. So maraming salamat po. Nag-enjoy at minatutunan kayo sa ating recipe for today. Tayo ko na po. At isi-serve ko na sa inyo ang ating sinigang na isda. So, hintay lang po. Salamat! 1 minute later.